guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay nakasubok ng gumawa ng magic bag protection para may protection po kayo, lalo-lalo na ngayon kung ano ng mga balita ating nasasagap ay nakakatakot para magkaroon ng protection ng ating buong pamilya. Pwede rin po kayong gumawa para sa buong pamilya, sa tahanan, at pagkatapos gumawa rin po kayo ng pang sa inyo para po malayo kayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na kung marami kang mga transaksyon, lalo na sa pera, sa pagninegosyo, or kaya kung ikaw ay nagbabalak na mag-ibang bansa, or kung ano man na tinatahak nyo po sa ngayon. Para may protection na kayo ng inyong buong pamilya at kayo po ay hindi nakakabakaba pa. Ang video ito ay para po sa inyo. Share ay napakabisa at maganda na magkaroon tayo ng protection ng ating buong pamilya. Kasi kung ano-ano po yung mga nababalitaan natin na nakakatakot para hindi tayo kakabakaba na tayo po ay mapapahamak, mainam na meron kayong magic bag. Ayan. Ngayon, basta kailangan ay lubos lamang ang inyong paniniwala, pero kung wala kayong paniniwala sa ganito o hindi kayo naniniwala sa ganito, ay huwag na huwag nyo itong tatangkaing gawin dahil wa-effect din po ito sa inyo. Ang mga kailangan nito ay may lubos na paniniwala, yung bang iisipin mo at alam mo sa iyong kalooban na ikaw ay suswertehin sa pamamagitan nitong mga ganitong pampaswerte. Pero kung ikaw ay alinlangan at hindi ka talaga totally naniniwala, ang masakla pa ay meron akong kakilalang ganyan. Siya po ay may alinlangan, may doubt po siya sa mga ganito. Pero basta ginawa niya lamang daw ito at parang gusto lamang niya. Pero alam niyo po ba, di siya ay may alinlangan na nga, tapos parang nagustuhan niya lang, naggumawa. Pero ang kanyang pag-iintay na siya'y swertihin ay sobra-sobra. Mali po yun. Dapat po ganito. Ikaw po ay naniniwala sa mga pampaswerte at alam ng inyong isipan at kalooban na ikaw po ay suswertihin. At pagkatapos, pag nagawa nyo na siya at naisabit na kung saan natin sasabihin isabit, ay hayaan nyo lamang na basta ang importante ay nandoon na lamang po yan. Huwag nyo siyang iintayin kasi alam nyo po ang bawat bagay at ang bawat kung ano man po inyo pong iniintay, lalo po yung natagal. Ako po dati, pag inintay ko aking nanay, sasabihin sa akin ng aking lola, ay naku, huwag mo intayin yun. At lalo natagal kapag iniintay. Pero kapag ikaw'y binisan mo yung sarili, magugulat ka na lang na, ala, ayan na, ba't ang bilis nyo? Yun ang masasabi mo. Ganon din po ang swerte, ang mga pampaswerte. At ganon din yung mga proteksyon. Huwag po kayong maiinip. Basta ang importante, nakagawa na po kayo at kayo ay naniniwala na kayo po ay safe na. May protection na kayo. Ganun lamang po yun. Huwag po kayong maging atat. At alam nyo po ang isang bagay at gustong-gusto mong makamtan, lalo-lalo na po sa pera. Ay nako, ikaw po ay gustong-gusto mong magkaroon ng ganyan. Gustong-gusto mong manalo. Pero lagi na lang sablay. Kasi nga po, gustong-gusto mo. Parang tukso po yan. Parang lagi na nang nananadya or nang aasar. Ganun po yan. Kaya haya nyo lamang. Basta importante, meron na kayong protection. Yun ang pinaka ano niyan eh. Wala naman po masama dito dahil ito po ay kumbaga, para rin po sa inyo. Ang masama, yung pong masama tapos gagawin nyo para sa inyo, yun ang masama. Pero ito naman po ay protection ng buong pamilya para kayo ay maligtas. Kung ano at ano man na maaaring maganap, eh hindi kayo kakabakaba. At paalala ko rin po muli, halimbawa kayo po ay gumagawa ng pampaswerte, huwag nyo pong iisipin na never na kayong magkakaroon ng pagsubok. Nako, lahat po tayo ay may kaakibat na sa ating buhay, na mga pagsubok sa ating buhay. Depende na lang po sa inyo kung paano nyo ito i-handle. Mayaman, mahirap, dumadaan po talaga sa mga pagsubok sa ating buhay. At maging ako po, napakadami kong ginagawang pampaswerte. Yung aking mga sinishare sa inyo, yung mga nakaraan ko na ito na ginawa ko, na kumbaga nasubukan ko na talaga ako'y sinuwerte. Pero napakarami ko pa po mga sinusubukan pa mga pampaswerte na hindi ko pa na-share sa inyo. Kagaya mga po nabanggit ko sa inyo, ang aking pong libro, ang aking tinatawag na Book of Shadow ay napakakapal. At kumbaga ay gagapurat pa lamang ang aking pong, kumbaga ilang pahina pa lang ang aking na-share sa inyo. Ngayon, kung kayo po ay dumating ang pagsubok sa inyong buhay,
iisipan nyo po ito ng mga magagandang dahilan kung bakit ito ay nagaganap. At dapat po ay kayo po ay iisipin po rin ninyo na marami kayong mga pampaswerte kung kaya't mamaniin nyo na lamang ang mga problemang yan. At kayo hindi nakakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Yun po yung pinakamayor. Kumbaga, kagaya ko po, napakarami kong ginagawa. Pero may dumarating pa rin sa aking pagsubok. Pero syempre, may dumarating sa aking pagsubok ay yakang-yaka yan. Kumbaga, iniisip ko, hindi ako pinanghihinaan ng loob kahit nga po may maririnig ako mga ano. Hindi ako pinanghihinaan ng loob dahil alam ko sa aking kalooban na marami ako mga pampaswerte at malabo sa akin na kumbaga maging worse yan. Dahil naranasan ko na yun dati yung sobrang worse na wala man lang akong protection, ay talagang grabe-grabe ang naganap sa akin. Pero nung winelcome ko ang pampaswerte sa aking buhay, ay kung may mga dumarating mang pagsubok, ay yakang-yaka ng lampasan yan. At ako malakas ang aking fighting spirit na alam ko na hindi rin ako nakakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon, at marami akong pampaswerte at hindi ako pababayaan. Ganun po lagi inyo isipin. Huwag po kayong panghihinaan ng loob, ha? Dahil lahat po tayo ay kaya kailangan natin talaga ang pampaswerte. Kasi para magkaroon pa kayo ng lakas ng kalooban, ano pa kung wala kayong pampaswerte, di lalo nang nalintikan. At kumbaga, huwag nyo rin po sisisihin sa pampaswerte. Ano ba, may mga negative na nangyari. Baka po isipin nyo, yung pong pampaswerte ay naging dahilan kung bakit naging negatibo ang inyong pong buhay. Ay nako, hindi po ganun. Isipin po ninyo na ang pampaswerte ay kumbaga, protection po natin yan. Kumbaga, may dumating sa inyong pagsubok, kaya mo yan lampasan. Gwapo ng mga pampaswerte, marami kayong gabay. Yun po yun, at huwag po natin isipan ng negatibo. Ngayon, syempre, nasa inyo po yan at hindi po ako namimilit. Basta, nasa inyo po kung paano nyo i-handle ang mga dumarating sa inyong pagsubok at ganun din po yung mga pampaswerte kung paano po yung interpretasyon nyo po tungkol dito. Pero hindi po ako namimilit, nasa inyo po yan. Kung kayo po ay naniniwala or hindi, ay nasa inyo. Basta masasabi ko lamang, kung hindi po kayo naniniwala, ay huwag nyo po itong tatangkain gawin. At kapag kayo ay naniniwala, saka nyo po ito gawin. Walang dahilan, ba't hindi nyo po ito gagawin? Kasi naniniwala kayo. Kasi po, bawat pampaswerte na ginagawa natin, kailangan ay lubos ang paniniwala. Kung may alinlangan, ay huwag nyo po itong tatangkain gawin dahil wa-effect din po ito. Kailangan ay lubos po ang paniniwala. Ngayon, ano po ba yung protection na ito? Yung magic bar na protection. Ito po ay napakainam na isasabit natin sa ating pong main door para pangkalahatan na. Para kung halimbawa may mga negative sa ating dumarating sa ating buhay, alam po natin na kaya-kaya natin itong solusyonan dahil marami tayong mga pampaswerte. Ngayon, ano po yan? Kailangan po natin ng bag. Ayan, kahit medyo malaki. Ito po kasi yung aking to ay medyo malaki kaysa doon sa aking pula. Ayan. Ngayon, ginintuang bag. Ayan, para maiba-iba. Marami po ang ganito. May kulay berde, may kulay ano. Magtingin po kayo sa Shopee or kaya sa Lazada ay marami pong ganito. Ngayon, ano po mga kailangan natin? Dito po sa ating magic bag, kailangan po natin ng 7 daho ng laurel na buo. Ganito po ang pagganap. Lagay lang po natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yan. Kailangan din po natin ng tinuyong rosas. Ngayon, ito po ay nabibili sa Shopee, sa Lazada, or kaya ay bumili po kayo sa inyong lugar, sa inyong sa flower shop, ng isang rosas lamang na kulay pula. At pagkatapos, ang petals po nito ay ilalagay natin dito sa ating magic bag. Yan. Ganyan nyo lang po dito. At pagkatapos, kumuha kayo ng larawan ng inyong buong pamilya. Lahat ng mga nasa larawan, susulat nyo po ang tunay na pangalan at ipilido. Lahat po yon. At ilalagay nyo rin po dito sa ating magic bag. At kailangan din po natin ng star anise. Ang star anise, kahit po mga 3 piraso lamang ay pwede na. Ito po. Sa 2, 3. Kung may kakayahan po kayo na isabit ito at saka meron po kayong dala ay mainam.
Ngayon, kung wala naman kayong kakayahan, isa lamang sa main door po ninyo ilalagay. Ngayon, mainam po ito bago nyo to isara. Magwi-wish po muna kayo dito tayo sa may silangan. Nang 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos, tayo po ay magwi-wish nung walang gamit pong sana. Matik, direct to the point na nag-uutos ka, ikaw ay nagdi-demand na ikaw ay swertihin sa lahat ng bagay. At kayo po ay maligtas sa anumang mga sakuna na maaaring dumating sa ating buhay. Kayo ng inyong buong pamilya, banggitin nyo po ang lahat ng mga pangalan ng mga larawan na nakalagay dito. Isang family picture, doon nyo po banggitin nyo lahat ang tunay na pangalan at ipilido. At pagkatapos po niyan, lahat ng inyong mga gustong kahilingan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, ganon din po sa mga pagsubok, kung may mga pagsubok man na dumating ay kayang-kayang lampasan. Kasi lahat po kasi tayo ay dumadanas talaga sa pagsubok sa ating buhay. Mayaman, mahirap, dumadaan po yan. Wala pong tao na walang problema. Kayo po ba ay may kakilala na tao na walang kapoble-problema sa buhay? Lahat po yan. Nako, ako hindi naniniwala na may isang tao na walang totaling problema na pinagdadaanan. Lahat po yan ay may pinagdadaanan. Depende na lamang po sa atin kung paano natin susolusyunan o paano natin pangahawakan, paano natin i-handle ang problemang dumarating po sa atin. Kahit ano man ang mga pagsubok na dumarating, kaya-kaya po natin yan lampasan. At hindi po natin yan tatambayan dahil sa pamamagitan ng pananalig sa mahal na Panginoon at paggawa ng pampaswerte para tayo ay may proteksyon, para hindi tayo tanggap ng tanggap ng mga negatibo lamang sa ating buhay. Ayan, basta sabit nyo lamang po ito sa may main door, sa may labas ng ano ha, ng pintuan at hindi po sa loob. Kasi may bossing ako, nagpicture. Nasa loob po yung mga ganito niya. Dito yung main door. Nasa loob ay dapat po sa labas para dun pa lang sa labas, nakaprotect na. Malabo na kayo na pumasok ang negatibo. Eh nandun sa may ano. Pero sa bagay, may main door din naman. Kaya lang, mas mainam dun sa mismong labas. Sa labas po ninyo ano. Siguro, sabi po kasi niya, ay baka mawala. Kasi dikit-dikit po sa kanila. Ngayon, baka may tumalon, kunin to, kaya doon inalagay. Pwede rin naman kung ganun ang sitwasyon ng inyong tahanan. Pero kung hindi naman ganun at may bakod, naka-safe, doon po to sa labas. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko!